back to my channel, and so for those who have not subscribed to my channel, please do subscribe, Introvert Gail, to be updated with my videos. So ang pag-uusapan natin ngayon, ang naisip kong pag-usapan ngayon is about yung recent na news sa mga about sa mga nurses sa Philippines. I mean, recently we know for a fact na hindi pinayagan yung mga nurses na may mga contract abroad na lumabas ng Pilipinas temporarily. So naisipan kong gawin tong vlog na to to just what do you call this? Vent out na rin kung ano ba yung mga sa tingin ko ang reason bakit umaalis ang mga Philippine nurses at nag-iibang bansa. Now, from myself, from my comments, and my perspective. So, everything, lahat ng sasabihin ko dito is all about my perspective. Ako lang po ito, wala pong ibang nag-aano ng comments na to. Pero, this is my perspective and this is from my own experiences na rin as a nurse since 2010. So, I think the first main reason, number one reason, bakit nga ba umaalis ang mga Philippine nurses at nag-iibang bansa? Number one reason, sahod. Sahod, oo naman. Ang sahod sa Pilipinas, nung nagsisimula ako after I graduated 2010, ang naging una kong sahod sa isang maliit na hospital is I think 3,000 pesos? 3,000 pesos for one month. Swerte pa nga ako nun kasi may trabaho agad, hindi ako nag-volunteer. Pero I mean, 3,000 pesos para sa isang buwan na sahod. Paano? Eventually, nakakuha din ako ng work sa isang tertiary hospital na isang, well, one of the premier hospitals in the Philippines. Pero magkano pa rin ang sahod ko? 10 to 15,000 per month? Motivation yun para lumabas ng bansa. Hindi ako nag-degrade or kung ano man, kung anong mga sahod sa Pilipinas. But then, that's the main reason anyways kung bakit lumalabas ng bansa ang mga nurses. I think it's not worth it. It's not really worth it na yung work versus sa sahod na nakukuha mo. Although, yes, may upcoming lineage. But then, syempre, practically speaking, paano ka naman magsusurvive? Yes, makakasurvive ka, pero paano ka makakaipon? That's the problem. Paano naman yung ibang mga needs mo? And I think that's the first and the main reason bakit lumalabas ang mga nurses sa Pilipinas. My number two reason, number two, is transportation. Ang transportation, oh my gosh, ito yung isang motivated talaga ako na umalis ng Pilipinas dahil sa hirap ng transportation sa Pilipinas, especially from Manila, katulad ako, tiga Bulacan ako, from Manila to Bulacan. OMG, Cubao, example. Cubao pa lang, ang uwi mo is Friday night, mga nakaka-relate dyan, Friday night, sobrang haba ng pila. As in, MRT, shocks, naranasan ko ng itulak-tulak, at naranasan ko ng sumingit-singit, naranasan ko na rin mahipuan. Alam mo nun, lahat ng negative sa transportation nasa Pilipinas na hindi ko maintindihan. May one time pa na umiyak talaga ako pag uwi ko ng Bulacan, sobrang pagod mo from work, and then yun pa yung kakaharapin mo transportation. Na gustong-gusto mo lang naman talaga makauwi ng bahay, imbes na yung pagod mo, na-save mo na after work, naka-uwi ka na, nakapagpahinga ka na, you still have to travel like an hour or two sa traffic, sa transportation. Alam mo yun, yung parang yun yung magpapag-give up sa'yo minsan din eh, para lumabas ka ng bansa. Yung hahanap ka ng isang lugar na makakauwi ka after work na makakapagpahinga ka ng maayos. And, ayun nga. Number three is fair work.
fair work. Siguro marami ding nurses na makaka-relate sa akin ito. Sa Pilipinas, especially kapag nasa public hospitals ka or public facilities ka, ang ratio po ng nurses is 1 to 10, 1 to 15, 1 is to 15, I mean 1 is to 15, 1 is to 10, and so forth. So, hindi po nagkakaroon ng fair, what do you call this? Walang fair work kasi, kaya ba? Oh yes, ang mga Pinoy na nurses, mga resilient yan talaga. Magagaling talaga niya mag-manage. So, tingin ko, yun na nga din yung naging, training namin, mga nurses, mga Philippine nurses, na humandle ng marami, at the same time, mag-multitask. Pero, isa yun sa rason kung bakit din kami makakaalis, gustong umalis ng Pilipinas. Dahil, biruin mo, kung marami kang pasyenteng nilulook after, well, asa ng quality of care na rin dyan? I know, kakayanin pag nandyan. Pero, yung, kumbaga yung risk ng patient safety nasaan. And, parang, minsan makakapag-give up ka na talaga na, this is enough na. Para, kung marami kang pasyente hinahandle sa isang shift, mas madali ka ma-exhaust. Mas madali ka ma-drain. Mas madali ka mag-burn out. At mas madali kang ma-motivate na umalis ng bansa. Kasi mostly naman sa ibang bansa, mas meron silang mga standard na 1 is to 3 lang, kung 1 is to 4, 1 is to 5, pero max na yun. Pero sa Pilipinas, 1 is to unlimited. Kaya ayun, isa sa mga rason yun. My reason number 4 is the government system. Siguro, alam naman natin lahat, sa Pilipinas, medyo mabagal yung sistema. For example, kukuha ka ng lisensya, kailangan mo pumunta sa ganito, sa ganyan, mag-file lang ganito, mag-ano ng process, mag-ganito ng requirements, and all, and all, and all. Sa ibang bansa, syempre, fast, online, wala ka ng personal na punta, ano-ano na lang, mga bank statements, bank accounts, transfer ng money, ang dali-dali. Unlike sa Philippines, ang dami, ang bagal ng sistema ng government. Kaya parang, gusto mo na lang tumira na lang sa ibang lugar, gusto mo na lang sigurong, ayun nga, mag-work na lang sa ibang lugar kasi mas madali naman. Ayun na nga, and ang pinaka-last na naiisip ko kung bakit umaalis ang mga nurse sa Pilipinas ay dahil para masuportahan ang ating pamilya. Yun naman talaga alam naman natin na ang Pilipino may strong family ties. Mas, talagang kumbaga yung pamilya natin lagi nating iniisip, lagi nating sinasaalang-alang. So, syempre, kung gusto nating makatulong din, gusto nating lumabas ng bansa para mas malaking sahod, mas madaming maiipon, mas maraming matutulungan, mas makakaya mong makatulong sa pamilya mo, especially yung may mga needs and all. So, yun. Kaya siguro lumalabas ang mga nurses sa Pilipinas. Base yan sa personal experience ko at sa mga naririnig ko, sa mga iba-ibang makilala. So, sana lang, bumuti na yung kondisyon sa Pilipinas. Sana lang bumuti na yung itong COVID. Sana wala na volunteering. Alam mo yon, wala na mag-volunteer. Huwag na magpayat para mag-volunteer. Para lang magka-experience na yung mga dating na-experience ko. So, ayan. Thank you for watching and sana you are all safe. Yeah.